Magandang gabi po sa ating lahat, Gutri family. This evening po, I will going to share again about winning soul in the midst of pandemic, part 2. Let us read again our text, same po last Friday in Acts chapter 16, verse 25 to 28. Ang sabi po dito sa Tagalog, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng imno at nakikinig naman ang ibang bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ang napakalakas anupat na yanig, pati ang pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Amen po. Nung nakaraang Friday, we had talked about how to win soul in this time of pandemic. At sa pamamagitan ni Paul at Silas, nakita natin na hindi naging hadlang sa kanila ang pagkakulong at pagiging limitado ng pagkilos nila. They influenced prisoner through worshiping God. They introduced Jesus through songs and prayer. Hindi sila nauubusan ng paraan para maibahagi si Jesus sa buhay ng iba. At hindi sila nagkakasaya ng panahon. Every moment ng kanilang buhay is opportunity to introduce Jesus. Kahit sa pinakapangit na pagkakataon ng kanilang buhay, kahit in prison, they saw a great opportunity to win the souls of prisoners. Whatever situation we have right now, ito po yung ating laging tatandaan. Meron laging paraan. Meron tayong magagawa. All we need is to act and to embrace the vision. Yun lamang po yung sikreto para may mangyari. To act, in fact, if you engage yourself in the work of evangelism, the Bible says, Jesus is with you. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ang sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. He is with you. Kapag sinabi natin kasama natin ang Diyos, it means He is working while we are working. Kumikilos ang Diyos sa tuwing kumikilos tayo. Kumikilos ang Diyos sa tuwing kumikilos ka. All we need is to act. All we need is to respond to the calling that God has given to us. Kahit gaano kaganda ang plano mo, kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. Kahit gaano kaganda ang panalangin mo, kung hindi ka kikilos, sigurado, walang mangyayari. Kahit ang panalangin mo, O Lord, sana magbago na siya. O Lord, sana po kilalanin ka na niya. O Lord, sana maging Kristiyano na siya. Kahit ilang araw kang manalangin, kapag hindi ka kumikilos, kapag hindi ka kumilos, still, hindi sila magbabago kapag hindi mo ipinakilala si Kristo sa kanila. Hindi sila kikilala kay Kristo kapag walang nagpakilala sa kanila. Walang susunod kay Kristo kung walang gagabay sa kanilang sumunod kay Kristo. Wala pong ibang sagot kung hindi ikaw. Wala pong ibang sagot kundi kumilos ka na, kumilos na tayo. Kung hindi, sabi ng Biblia in Ezekiel chapter 3 verse 18b, kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Pananagutan natin ang buhay nila. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi, hikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi nakabase sa pangyayari sa mundo. Ano man ang panahon mo ngayon, tayo, ikaw,
ay tinawag ng Diyos para ipangaral ang salita niya. Masaya ka man o hindi, ikaw ay tinawag ng Diyos para ipangaral ang salita niya. Mabuti man o pangit yung ating kalagayan ngayon, tayo ay tinawag ng Diyos para humayo at ipangaral ang salita niya. Every day is a perfect day to preach the Word of God. Wala itong pinipiling panahon. Tignan nyo sa China, maraming Christians ang nakakaranas ng persecution. Merong tinotorture, may ilan na nahihimatay o nawawalan ng malay dahil sa pagbubuk sa kanila. Maraming death threats, marami na rin namamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sinisira ang churches at mga lugar na pinagsasambahan nila. Kahit wala ka sa simbahan, kapag nalaman na ikaw ay Kristiyano, papasukin ka nila sa bahay mo at dadamputin ka. Ito yung nangyayari sa China. Pero tingnan ninyo, still, patuloy ang paglobo ng bilang ng mananampalataya doon. They gathered and worshiped sa isang bahay secretly. They worshiped the Lord sa undergrounds. And yung iba, they established their worship place in the cave. Sa kabila ng persecution, patuloy ang pagdami ng mananampalataya doon. Bakit? Bakit sila dumadami? Dahil there are people who stand and embrace the calling to share the Word of God. Kahit may threat sa buhay nila, kahit their life is on danger. How about tayo ngayon? Wala pang persecution, pandemic ang ating nararanasan. Still, we have a freedom to share the Word of God. Huwag po tayong huminto sa pangaral ng salita ng Diyos. All we need is to act. Let us embrace the calling of God that God has given to us. Our team this year po is to take action. Let us take action and for sure may mangyayari. Speaking of action, I applied this whole week what I have shared to you last Friday about on how to win soul in the midst of pandemic. First po, I established my mission field. Sabi ko sa inyo, we should limit our mission field. Napakalawak po kasi ng ating mission field. If we think about how wide is our mission field, baka hindi tayo makapagsimula. Limiting your mission field is establishing your focus, establishing your target area and specific person na target natin. Last Sunday, nag-isip na ako kung saan ba yung target area ko. Una, syempre, sa Phase 3B, kung saan ako nakatira ngayon. At sa Carissa Church, yung mga neighbors ng church, at isa pa, yung bahay ng magulang ko sa Phase 3. These three areas is my mission field. Ngayon, meron na akong mission field, then I look for the target persons sa tatlong area na yon. Sa Phase 3B, dahil bago lang ako nakatira doon, nakakita ako ng mga anim na target person. Sa Carissa Church, yung neighbors ng church ay 8 person kasi mas marami akong kaibigan at kakilala doon. Sa Phase 3 Carissa naman, I saw 4 target people. All in all is 18 people ang nakita kong target. Imagine, naghahanap ako ng tao mababahagian ng salita ng Diyos sa kunsa-unsang lugar. Nangangatong ako ng bahay na hindi ko kilala para lang mabahagian ng salita ng Diyos. Madalas ako ma-reject. Mahirap. Pumupunta ako ng lumina, pabahay. Sobrang mahirap. Ngayon, tumingin lang ako sa paligid ko and I saw 18 target people na I already know them at kilala din nila ako. Kaya nga, malaki ang pag-asa ko na mauwin ko sila dahil kilala naman nila ako at kilala ko din sila. This is the advantage of establishing or limiting your mission field. After I have established my mission field and limit my mission field, meron akong target area. Ang unang ginawa ko is to establish my connection to God. I pray sa target area ko, and especially I pray for my 3 target person. Every day I went to the church and prayed for about 1 hour a day. I asked God's guidance sa pagsama niya, at iniisip ko na rin in advance na may gagawin ang kaaway sa plano kong iyon, kaya isinama ko ito sa panalangin ko. Yun na nga, by Wednesday,
Bigla si Kyra nilagnat at may diarrhea siya. Nagsimula pa lang akong maging ama, kaya every time na may nangyayari sa anak ko, sobrang distracted ako. Tapos by Thursday, yung unang bahay na pinuntahan ko, sarado, at ang sabi, nasa parangyaki daw. I was a little bit disappointed and distracted. Buti, I prayed. And by Thursday is my plan to share Romans 6:23. Kung hindi siguro ako nanalangin, baka wala na akong lakas na loob na magbahagi ng salita ng Diyos. Prayer talaga ay malaking role sa evangelism. Malaking part nito sa pag-evangelize natin. Kaya nga, let us be always connected to God. After I pray, pangalawa, I establish my connection sa aking three target person. I prepare a small offering. Binigyan ko lang sila ng tag-isang choco mucho at cheap chocolate sa bawat target person ko at nakipagkwentuhan ako. It takes 30 minutes or less lang bawat isa sa kanila. And I think yung maiksing panahon na yon, but still a simple offering, ang simpleng kwentuhan at tawanan ay isang malaking bagay na nakapagtanim na ako ng connection sa kanila. At yung advantage na they already know me at kilala ko din sila ay malaking advantage talaga. Kapag ang target person mo ay kilala mo, it is not hard to establish connection sa kanila kasi you know them and they know you also. Sabi ko rin, baka minsan pwede ako bumisita sa inyo, minsan uli makipagkwentuhan kahit dito lamang. At hindi ko sinabi, I will share Romans 6:23. Sinabi ko lamang, bibisita ako sa kanila. And that's how I establish my connection to them sa maikling panahon lamang. At ito na nga, dumating na nga yung panahon na ibabahagi ko na ang salita ng Diyos sa kanila. I was little bit discouraged kasi wala nga yung isang target person ko at pumunta nga siya sa Parangyake. Nagmuni-muni muna ako, I was a little bit disappointed. And then, I finally met the other two target person ko. Tinanggap nila ako, and during that time, sobrang lakas ng kaba ko dahil first time ko lang mag-share ng Romans 6:23 sa mga kakilala ko na. Tapos during that time, may pagkakataong parehas na senaryo na may pagkakataon na hindi nila ako maintindihan dahil nakasuot ako ng mask. Dumagdag yun sa kaba ko, but still, ginawa ko ang makakaya ko at pinaubaya ko sa Diyos ang mangyayari pagkatapos. I'm not expecting na they will accept Jesus Christ ng ganon kadali dahil nga sa mga nangyayari, pero they accepted Jesus Christ. I was amazed. I'm sure na kumilos ang Diyos sa pagkakataong iyon. And last Friday, sabi ko sa inyo, be an influencer. Kagabi, I sent pictures about my family devotion sa kanila. And today, I shared my devotion to them about the lost sheep. I told them na sila yung hinahanap ng Diyos, inaasam-asam sila ng Diyos, and I encourage them to attend our online worship service this Sunday. This is my winning soul experience. For 1 week, I already shared Romans 6:23 sa dalawang tao, and I felt great about it dahil I spent many years winning soul in Lumina and in Pabahay, pero I was rejected many times, pero ngayon sa loob lamang ng isang linggo I accomplished sharing Romans 6:23 sa dalawang tao na. Mga kapatid, starting today, I challenge you to take action. Look around you. Andiyan lang sa paligid natin yung mission natin. I'm sure na kapag kumilos tayo, meron mangyayari. Dahil ang sabi ng Panginoon, if we do the work of evangelism, ang sabi niya, surely I am with you always to the very end of the age. Take courage, mga kapatid. Kasama po natin ang Diyos. God bless po sa mission natin, mga kapatid. Remember, God is with us. Amen po.